Tumayo po tayo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, samahan natin ang Poong Hesus Nazareno sa pag-aalay ng misang ito. Ialay natin buong-buong ating sarili at upang maialay ng buong-buo, atin munang pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iloob mong akuin ang iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpaging dapat nawang aming kamta ng lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristong anak mo taming Panginoon, na nabubuhay at nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sa simula'y iisang wika ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpalipat-lipat, nagawi sila sa silangan sa isang kapatagan sa Sinar. Dito sila huminto at namayan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuing mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang semento. Ang sabi nila, ngayon magtayo tayo ng isang lungsod na may turing abot sa langit upang matanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak. Bumaba ang Panginoon upang tingnan ang lungsod at ang turing itinayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika.
Pasimula pa lamang ito ng kanilang mga binabalangkas. Hindi magluluwat at gagawa sila ng anumang kanilang maibigan. Ang mabuti, puntahan natin at guluhin ang kanilang wika upang huwag silang magkaunawaan. At pinangalat ng Panginoon ang mga tao sa buong daigdig. Kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod. Babel ang itinatawag nila sa lungsod na iyon, sapagkat do'y ginulo ng Panginoon ang wika ng mga tao. At mula roon, pinangalat ng nganya ang mga tao sa buong daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang binabalangkas niyong mga bansa, kanyang nababagot, winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit, walang pagkatapos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila'y sa kanya nagmula, walang nalilingid sa kanilang gawa. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Tumayo po tayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbasa sa mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalapit ni Hesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, "Kung ibig ninyo mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kaniyang sarili, pasanin ang kaniyang krus at sumunod sa akin. Ang nag-aangad na magligtas ng kaniyang buhay ay siyang mawawala nito, ngunit ang mag-alay ng kaniyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katubas naman ito ay ang kanyang buhay? Anong may babayad ng tao para mabalik
sa Kanya ang Kanyang buhay. Kapag ang sino man ay naiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita, sa harapan ng laing ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikaihiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya na taglayan dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Sabi pa ni Jesus sa kanila, tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nakikitang nagahari ang Diyos ng may buong kapangyarihan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Mga minamahal na kapatid sa pong Nazareno, magandang umaga po sa inyo lahat. Ang isinasalay sa ipong parte ng buhay ng ating Panginoon, nung wikay niya, itong mga narinig ninyo sa Ebanghelyo ay nung puspos ang kanyang popularidad. Celebrity siya. Ang dami ng mga tao nagsisunod sa kanya. Nakikita nila ang kanyang pagpapagaling sa mga may sakit. Kanya, bilib na bilib sila. At gusto nilang lahat makasama kay Jesus. Kaya naman ang Panginoon nagsabi ng ganito, sabi niya, kung may nais sumunod sa akin, limutin ang ganang sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Yun na lang pong unang parte ang aking ipaliliwanag. Yung sinabi ng Panginoon, kung may nais sumunod sa akin, limutin ang tungkol sa kaniyang sarili. Hindi yung tungkol sa ating tunay na sarili, kundi yung tungkol sa ating makasariling sarili, yung peking sarili. Yung hindi tunay na sarili, ngunit siyang pinagukulan natin madalas ng ating atensyon. Anong gusto kong sabihin? Simple lang po. Sabi nung isang magazine na sikat sa buong mundo, Time Magazine, sabi, ito raw laing ito ay me generation. Anong sabi ng me generation? Aba, ang importante, ako. Sa halip na Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, anong dinudyos? I, me, myself. Laging yun lang ang iniisip. Ewan ko kung ilan sa inyo nakabasa. Kahapon lamang, naglathala ang isang grupo ng mga taong matitino, mga dating army men, at yung iba mga dating politiko, businessman, pero yung mga nagnanais na ang ating bansa'y bumuti. Alam po ba ninyo ang kanilang sinabi? Sabi nila, ang numero unong sakit ng bansa na dapat nating alisin, pagalingin, ay ang korupsyon. Anong gustong sabihin ng korupsyon? Simple din. Sa korupsyon, sino ang nauna? Ako, yung akin, yung sa pamilya ko. Yun po. Susumpa na gano'n na maglilingkod sa bayan. Ngunit, sa halip ng bayan ay paglingkuran, ang sarili
ang nais lamang na kumita at makinabang. Ito po, hindi naman po ito chismis. Akalain ba naman ninyong kamakailan lang may mga pinapunta sa Malacañang susumpa daw, manunumpa. Alam ba ninyo, nagbayad sila bawat isa ng tig-1,000,000, wika nila, para makuha ang appointment. Eh bakit ka babayad kung gusto mo maglingkod sa bayan? Bakit? Eh sapagkat alam nyo na, sisikat ako, yayaman lalo ako, magiging makapangyarihan ako, 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 ako. Yan po ang gustong alisin ng Panginoon. Yung ako, ako, ako. At ang isipin naman ang Diyos at ang kapwa-tao. May sinalaysay po ng ating Panginoon na simbolo o sagisag ni Mr. Ako. Sa Ebanghelyo po ni San Lucas, kinuwento ng Panginoon yung isang tao. Umani ng malaki, nagtubo. Ewan ko, sibuyas yata ang itinanim. Ayun, ang laki ng kita. Bah, nung nakita niyang laki ng kanyang ani, sabi niya, anong gagawin ko ngayon? Ito na ang plano niya sa buhay. Pakinggan ninyo. Magtatayo ko ng mas malalaking kamalig. Ilalagay ko ang lahat ng aking ani doon at ari-arian. At pagkatapos, sasabihin ko, oh, may sapat ka na. Mag-enjoy ka na lang. Uminom ka at kumain. At magpasarap ng buhay. Kayo at ako, pag nakikita natin ang taong ganun, sasabihin siguro natin, ang swerte naman. Hindi na kailangan magtrabaho. Ang swerte naman. Maghihintay na lang ang kanyang kita ng kanyang tubo. Alam niyo, ang tingin ng Panginoon, makinig kayo, hindi si Bakani ito. Ang Panginoong Hesus Nazareno nagsabi nito, sa halip na sabihin niyang, oo nga, ang swerte, sabi niya, gago! Bakit gago? Eh, tingnan naman ninyo sa plano niya, nasaan ang Diyos? Nasaan ang kapwa-tao? Ang inisip lang sarili, ang inisip lang yung ari-arian niya. Akala niya maswerte na siya, ngunit sabi ng Panginoon, gago. Hari nawa, matuto tayong huwag maging gago. Maging mayaman sa harap ng Diyos. At maging mapagbigay sa kapwa-tao. Yan ang tunay na mapalad. Ayon sa Poong Nazareno. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Ama sa Langit upang masundan natin si Jesus, ang kanyang anak at matularan siya ng lubos. Sabihin natin, Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ang bayan ng Diyos, naway yakapin ang krus ni Kristo at maging mga buhay na mensahe ng pag-asa sa mga taong ipinagkatiwalang mapa sa ating pangangalaga. Manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ang mga pinuno ng ating bansa, naway marinig nila ang mga daing ng ating mga kababayan
lalo na yaong mga nagdurusa dahil sa kawalan ng katarungan. Manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Tayo naway maging mga karapat-dapat na katuwang ng mga taong nabibigatan sa kanilang dinadalang krus sa buhay. Manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kasiyahan at kalakasang espiritual sa pamamagitan ng ating pagkalinga at pangangalaga. Manalangin tayo. Ama, palakasin mo kaming makasunod sa iyong anak. Makapangyarihang Ama, naway mabanagan sa aming buhay at sa aming pagkalinga, sa pangangailangan ng iba, ang lahat ng aming pagsisikap na sumunod kay Jesus. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng mga buong mundo sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasiyang sa kaway ng krus ang sangkatawa'y tubos ni Jesus. Sa punong kaway nagkapuhang ang kamatayan, sa kaway ng krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kaway na naiig ang sumuway sa iyo, sa kaway na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang naparito mo
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, ninawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunye natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kami makikinabang sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na po ang pinaalaala sa amin sa misang ito. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pangdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose kanyang kabiyak ng dibdib, kaysa ng mga apostol at na lahat ng mga banal, na namoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
bilang magkakapatid, dasalin natin ang panalangin tinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang pagbabalik ni Jesucristo ng aming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mong tungayan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong iglesia. At pagkaloban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka't nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo lahat. At sumaiyo rin. Bigay po niyo ang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Buhay mo'y iaalay
Nazareno. Announcement. Kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21 pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Maraming salamat po. Kasabay po ng pasasalamat ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno sa inyong mga tulong at kabutihan ay muli naming panawagan ang inyong donasyon tulad ng bigas, noodles, dilata o canned goods, instant coffee, sabong panligo at panlaba at bottled waters para sa patuloy nating pagtulong sa mga kapatid nating higit na nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Patuloy pong pinapaalalahan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agar na tayong magpabakuna at booster. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo, Panginoong Hesukristo, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay
ay iyong iatin sa pagkabuhay sa kaluwalatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala ng mga himain at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, magmahalan kayo sa isa't isa. Salamat sa Diyos.